Okay, what's up guys? Welcome back sa ating YouTube channel. So for today's video guys, gagawa tayo ng DIY na VS1. So ano ba yung VS1? So ito yung mga ginagamit ng ating mga riders na pampakintab ng kanilang motor. So kung nakikita nyo yung shiny yung motor nila, yun. So either nilagyan nila ng pampakintab or yung VS1 na sikat na ginagamit ng mga riders. So, ayan. So, sa atin, guys, ito yung ating gagawin. Guys, mga kakailangan natin, guys, is itong bowl. Yan. Kung saan natin haluin yung ating mga mixtures. And then, oil. Kahit anong klaseng oil, guys. Pero ang gamit ko ngayon is itong fork oil kasi nagpalit ako ng fork oil ko sa motor, kaya ito ay may tira, kaya ito ang aking gagamitin. And then ang pinaka sikat na cream silk na laging ginagamit ng ating mga kababaihan, and ito pang spray ko yan. So ito lang yung nakita ko dun na available, kaya maliit lang, so konti lang gagawin natin guys. Unang step, ibubuhos natin itong ating oil dito. Oops, tansyay lang natin dahil maliit lang yung ating lalagyanan. Yan, okay. Okay, pwede na ito. And pangalawang step, buksan natin ang ating cream silk at ilagay natin ang ating cream silk. So tansyay lang natin guys. Kayo na bahala. So maganda dito sa cream silk na to is mabango, kaya magiging mabango rin yung ating motor. And guys, kuha rin kayo ng panghalo. Itong aking panghalo is yung takip sa oil cup. Ayan, nagpalit kasi ako nito. Ayan. So haluin natin guys. And guys, pwede pala kayo gumamit ng oil na pan-change oil. Yun. Actually sa mga YouTube videos na iba, mga DIY, yun ang gamit nila. So sa akin, para maiba naman, fork oil gamit ko. Wow! Kasi yun ang available sa akin. So kung gusto nyo, kung may tira kayo na pang change oil, yan ang gamitin nyo. Yeah. So sa iba guys, naglagay sila ng suka. Sabi nila yung suka daw is pampa tawag dito, less, pampang stabilize. Yan. Para kasi masyadong heavy daw yung ito. So lagyan natin ng konti. Tingnan natin. So huwag kayong mag-alala guys, sobrang pa rin yan kasi marami tayong nilagay na cream silk. Okay guys, so pwede natin itong gamitin sa ating mga plastic, mga tapolodo, mga tawag dito, flarings ng ating motor. Yan. Pwede rin natin ito ilagay sa panglinis ng gulong. Yan, so para gusto nating kumintab. Yan. Kung may sangkalan kayo, ay sangkalan, ano tawag dito? Kung meron kayong funnel. Wow! Masa ganda. Eh, wala ako. Ay, wana-wana tayo. Okay guys, itong buo-buo na nakikita nyo is mawala yun mamaya. Dahil haluin natin yan ng mabuti. Okay? So, yan na. And yun o. Oh. Yun, parang naging gatas na siya, guys. Wow! Ayun. So, itatry na natin siya, guys, sa ating Honda Wave. Okay. Guys, wala lang. Okay guys, pagkatapos nating linisan yung ating motor, maglalagay na tayo ng ating ginawang DIY na pampakintab. So dapat malinis na yung motor natin para pag maglalagay natin, pag ilalagay natin yung ating DIY na pampakintab, magiging malinis yung sponge natin, walang mga dust. Yan, di magiging maitim. So mag-spray tayo dito. And spray din dito. Yun o. Yun o. Wow!
Mabango siya, guys. Sobrang bango. Yan. Medyo may dumi-dumi rin. Bago niya siya gamitin, alugin niya ng mabuti. Kasi may mga nabubuo-buo pang cream silk. Ano, parang gusto niya mas maging maitim. Malagay niya muna ng isa. Then patuyuin niyo mamaya-maya, then patungan niyo ulit ng isa. So, pwede rin natin siya ilagay sa mga gantong klaseng flarings natin. Yung medyo mat. Then pwede rin natin siya ilagay dito sa mga makikintab para mas lalo pang kumintab. Yan guys, so pwede rin natin siya lagyan sa gulong. Gilid ng gulong yan. Para mas lalong maging itim. Dagdag pa pogi points din yan guys. Yung malinis na gulong. Tagilira ng gulong. So, nakaunang layer na tayo. Lagyan ulit natin ng isa pang layer. Para makintab na makintab. No. So guys, itong ginawa natin DIY napakadumi na. Kasi napaka oily niya. Yan, ang oily, pakat sa pakiramdam. So, hindi ko to nirecommend sa mga taong ayaw dumulas yung kanilang mga kamay. Yan, ayaw na lang ganun pakiramdam. Bumili na kayo ng BS1, yung mamahalin. Pati yung sponge natin, madumi na. Yan, so yung consistency ng liquid guys, is malapot. Or dahil siguro sa mali yung ratio ng aking pagkakamix. Pero anyways, subukan muna natin siya. Pero mukhang makintab naman eh. Ang ganda oh. Lagyan din natin upuan guys. Kapag upo ko dito mamaya, magiging amoy cream silk yung pet ko. So ayan guys, napaka-kintab ng ating motor. Grabe. Di ko na siya mamukhaan na parang di ko na ito motor. Akin pa ba ito? Okay guys, mas makintab na siya kaysa kanina. Layo ng kanyang kinintab. Guys, tapos na ng ating video. So, ang dumi ng kamay ko. Ito na naman, ito na lang yung natira na. Ito na lang yung natira, galing dito. Yeah. So, medyo halos maubos ko siya. So, dahil maliit lang yung lagay natin. Pero, makintab siya, maganda. Maganda yung ano, sana tumagal lang. And sana, hindi makapitan yung dust. Pero, mukhang malabo mangyari yan kasi yung biyahe natin eh. Talagang lalagay, kakapitan ng dust yun. So, ayun guys. Abangan nyo rin pala guys yung video na kung saan tuturuan ko si Claire mag-motor. So, please like and subscribe guys sa ating YouTube channel. And don't forget na mag-comment kung anong gusto nyo gawin natin next. And saan natin kung saan tayo pupunta and kung anong mga gusto nyo malaman pa. So, ganun lang kadali guys, gumawa ng DIY na pampakintab sa ating mga motor. Yan, so that's it. Kailangan nyo lang ng oil, cream silk, and paghaluin, then konting suka para mag-balance, and then ilagay nyo dito, spray, linis ng motor, that's it. Bye-bye!